here in Taiwan as a livestock farm worker. Hello, hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito naman po kami. Mga kamanok naman po muna tayo ngayon. Update po naman po dito sa manok number 1. Ito yung kulungan na number 1. So, ito pong natin yung ganitong manok. 20 days na po ito. So, yan. May ano na lang mga balahibo. So, malapit na po yan. Mga maghihintay na lang yan ng mga 15 days. 15 days. Kasi minsan, 35 or 30, depende yun sa kilo ng anak. So, ito po yung anak namin ngayon. Medyo marami din po mga maliliit, hindi na po yung iwasan. Ayun, so nag-umpisa na rin kami magpukas nitong mga, ayan, chiswang. Tapos na yan. Tapos yung doon sa pinakadulo, yung tinatawag nila bamboo. Sa bamboo. Bamboo simian. Chiswang din ang tawag doon, pero simian. Ito, chiswang pampion. Parang sa gilid, bintana sa gilid, dapat bintana sa anuhan. So, yun. So, kasi kailangan mo yung sunny. And then, meron po talaga, meron po akong tip sa inyo. Pag naamoy nyo po na yung smell ng yung mabahong amoy dito sa manukan, so kailangan nyo pong i-adjust yung ano nyo. Kagaya ngayon, i-adjust po namin yung bintana, lahat po namin binuksan at saka yung 10%. Kasi kanina po, pagpasok namin dito is, yung smell niya is medyo hindi kaaya-aya. So yun, kaya kailangan yung lagi i-check na yung hangin dito sa loob ng ano ka. Yun ang pinaka-importante. Wait. Yun po. So, importante po talaga yung hangin dito sa loob ng manukan. Kagaya po kahapon, may incident po pong mangyayari kahapon na nangyari dito sa number 3. Namatay po yung tenpong san, yung namatay po yung mga exospan doon dito sa loob ng manukan. So, minuto lang po yun. Pero, yung namatay, grabe na po. Nasipukit po talaga yung mga manok. So, sobrang dami din nila. So, iwasan po natin na hindi talaga, ay i-check po talaga natin yung exospan. Kasi yun po ang importante sa manok. Kahapon, almost ilang namatay kahapon? 600 kahapon, tapos may natira pang hindi natin natapos pagpulot. Nasa 300 din. Mga 900 ang kasi, namatay. Kasi ang pangyayari nun is, dito kami sa number 1 saka number 2, hindi namin napansin na hindi pala umiikot yung exospan doon. So, wala pa. Mga isang oras lang yun nakalipas. Eh, yung amo naman namin, hindi niya napansin kasi umalis siya. So, yun. Nashock kami pagpasok namin doon, yung manukan is naghihika po na. Yung hingal na sila. So, yun. Kaya, yun po ang dapat natin iwasan. So, yun lamang po. Maraming salamat po. God bless you all. Ito po, samahan niyo po kami mag-check dito sa manukan. Ito, i-check naman po namin yung tubig at saka yung feed. At saka manumulot niyo po kami ng patay. Everyday po kasi, hindi naman maiwasan na may namumortality. Pero ilan-ilan lang, hindi naman po yung ganun karami. Kunti lang, siguro sa isang kulungan na itong ganun kalaki, siguro nasa 10 or 15 ganun. Yun ang normal talaga. Lalo na po yung mga maliit, yun hindi nila nakakayanan minsan yung lamig, yung init. Saka yung manliit ko talaga is tinatanggal ko talaga namin yan. Gawa nga nang hindi naman po sila talaga mabibenta. So, ayun, marami po kami. Nag-iisak-iisak po yung side sa manukan. Ito, pag habang naglalakad-lakad,
itong, ano, sinisipa-sipan ito. Kasi ito yung mga labasang apa. So, tinanggal namin dito. Ito kasi yung switch yun na nagbabasa yan. So, ibinit na namin. So, pagka ano, habang naglalakon na kasi sisipa-sipan para patuyo siya. Ganito, patuyo na rin siya eh. Buhag-buhag na siya. At the same time, habang nag-gabunin ka sa lisa, tumitingin-tingin ka rin sa ano kung may kakaiba. So, papalutin po natin. So, nakansin niyo po ba? Kanina pa kami naglalakad papunta dito. Wala pa po kami napukulit. Saka, parang na kung bakit kami lagi nag-iwas dito sa manukan, para po yung ibang manok na natutulo, magising para po sila kumain at uminom ng tubig. Kasi parang tao lang din po yun, may mga tao tamad din, may mga manok din po tamad. Yung iba, nasa ano lang, nasa tabi lang, ayahay buhay lang, tulog-tulog. Agaya nang nandoon sa gilid na yun. So kailangan, pagtingnan, so pagitna natin sila. Kasi doon walang pagkain, dito yung ilang, kasi yung kailan nila, so ano natin yung pagkakulahawin natin sila, bibigyan natin sila ng yan, magkakalakta natin sila. Ito chicken feather, kusa naman po yan na mag-aandar pag wala na po pagsang kapuhihin po yan. Pero pag wala pong laman ito, pakita mo ito. Yan. Saka safety po tayo kasi nangingipit po talaga yan. Pag yung dila-dila is wala lang laman, aandar talaga siya. O yan, aandar siya. Malaki-laki din siya talaga ang kakailangan punan pag gusto natin sa ganitong modern chicken house. Chicken building na ganito. So, medyo nakakalaga kasi ito pa lang chicken feeder ka lang po. Eh, medyo mahalaga-halaga. Nabigat-bigat na kabulsa ang mga makina ang ginagamit ito. Ito. Pero pwede naman po tayo mag-start sa ganito lang. Yung painuman ng tubig. Pag ganito lang, ito lang, kahit po kung tawagin dito. Ito muna ang start natin sa mga beginner na nag-ano. Pero pag medyo okay-okay na, pwede na tayong mag-produce itong switchin. Itong painuman na ganito. Medyo malaki-laki lang ito sa bulsa. Pero maalwan naman, kasi hindi nakakapagod. Hindi kagaya nito na every 2 days, kailangan mo siyang linisan. Ito, hindi mo na kailangan linisan every day. Kasi maliit lang siya eh, kung saan siya nagaano. Ito, kailangan. Kasi, ay, gusto ko yung tubig dito. Dito, galog na to. Yan. Kaya nga namin ito, ginagamit lang namin to pag maliliit pa sila. Pero pag malaki na, inaakit na namin kasi meron lang ito. Suporta lang siya. Yan. Pwede naman tayong kumuha lang ng diway sa ating kawayan. Yun. Binubutasan yung kawayan, ginawang ano. Yung kawayan. Bibigyakin mo lang yung kawayan, pwede na yung pakainan. Yun. Ganun lang tayo pang mga Pilipinas. Marami tayo. Discarte. Marami itong paraan. Kung paano. Marami itong paraan. Kung paano.
sana palaro ng Panginoon na makapag-existing kami ng manutan. Pero pwede naman i-reduction ng ano namin plan. I hope that mag-subscribe sa aming YouTube channel. And Jane Maria TV. Jane Maria TV. Yan po ang YouTube channel namin. Sana po supportahan niyo po kami. At huwag niyo naman po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like, and share. Kambing kasi itong kambing namin ngayon is beginner pa lang. So, makaka-umpisa hanggang beginner pa lang. So, nagpapalahi pa lang kami doon. So, sana po abangan nyo namin po ito kayo doon. Kasi nandun po lahat ng tips, nandun po lahat ng ako sa kambing. So, may tinusap po ako sa inyo na sana supportahan nyo naman po sana ang YouTube channel at marami po kayong matutulot na aral at marami po kayong matutulot na learn about sa pagmamanuwan at sa pag-kambing. Sakto po yun kasi yung kambing namin is naging start ng papalangin. So, itong manukan kasi namin ngayon is stable na siya. Okay na to. So, kumbaga gamay na namin kung paano magtrabaho dito sa manukan. So, yun, manood po kayo. Huwag na huwag po kayo magsasawa. Peace lang po. At maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe. Sa hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe po kamo. Subscribe na po kayo. Sa lahat po ng mga taga-Picol, taga-Negros, sana po suportahan at sa buong Pilipinas, mga kapwa ko, W, tulungan nyo naman po kami. Maraming salamat po and God bless all sa ating lahat. Bye-bye!